para sa kanila. Pero yeah, good thing merong insurance plan dito ang Omega Esports in terms of their lineup, which is later on the Alice. Tignan natin, late game capable ang dalawang kupunan, Wolf and Chantel. Thank you so much analysis niyo sa draft na iyon. This is the final game for tonight, for week number 2. Hindi tayo papayag na hindi aabot ng game number 3. Here we go. NXP versus Omega. H2O starting it out with the purple. Ganun din naman si KLVJ. I think for NXP was dito talaga magiging aggressive sila. To think na nakaana din si Yaoi, Flicker, tapos support emblem pa. So this is gonna be a fast rotation. Speaking of laban, laban agad. Sinakuha ng lead. Ah, it was Lancelot. Lancelot, KLVJ, nilasit niya. Tumulong siya doon. Tama ka, Chantel. Mukhang gigera ng gigera ang NXP ngayon, and I think ganun din ang Omega. Si Ito Max lang ang naka-purify kasi alam niya na pwede siyang i-dive ni Renny J. Alam niya na pwede siyang i-dive din ng isang Akai. So with this, handa yung dalawang kupunan sa mga big outplays. Let's look at the rotations right now. Wala na yung Kramer sa baba. Na-secure na actually. And for that, makikita natin next play, Evos. Slowly lang, sabi natin kailangan nila ano, mahirap din pala nabilisan nila kasi kailangan nila ihabol. Speaking of ihabol, first blood, Yelly Haze Amok. Mahirap din talaga kasi Eudora usually. Yun lang talaga. Yun ang mahirap sa Eudora. Walang flicker. And nakita mo yung rotation. Since nawala yung Kramer sa baba, nag-decide si KLVJ na gank na lang tayo. At yun yung naging rason kung ba't siya naging level 4 ngayon. Yeah, and makikita natin ngayon sa ating laro, Omega ang lamang in terms of the gold. And ito, Max, yun yung usual play niya. More on pang zone out talaga yung Farsa niya para hindi na magkaroon ng aggressive play dito from NXP Evos. Kasi sabi nga natin, ang pinaka-edge nila is to be aggressive as much as possible. And we have this turtle objective, getting ready ang ating dalawang teams. Sabi ni James, yan, nag-ready si James, kumagat si James. Eto na yung slam slam kumula kay Renjo. Pero sino yung nasa likod? That is Ryzen with the Blood O Ultimate. H2O will be able to make an outplay. Pero dalawa na yun, wala pala sa dalawang kumunan. Meron pa rin Ultimate si Ito Max. Ready siya, sumugod dito. Pero na normal siya ng tower. 4 kills to 3. That is a 3 to 3 actually. Sabay mag-re-reset muli yung dalawa sa kanyang, sa kani-kanilang purple buff. Ibang klase. Pero para sa Omega, mas maganda yung trade. Obviously, dahil lang 4 kills sila. Tapos ngayon, ibabalik na sila sa pag-take nung kanilang mga objectives. At lumalamang din itong si KLVJ ng kaunti dito kay H2 na isa pa lang yung assist. So, so far, good, all is good para sa side ng Omega, lalo sa makinis na nakuha nila. At biglang yaman ni Ryzen! 2,400 gold for Ryzen, lamang ng 200. Man, ito yung ano, umuuso to sa mga RG ngayon. Tinatawag na double lane. Tignan mo, kukunin niya yung gold. Pumutas sa mid, ito yung double lane. Double lane. Kasi ang bilis niya lang makakapunta eh. Kung magasakop niya na yung taas, sakop niya pa yung gitna. Tapos madedepensahan pa niya yung tori niya. Tapos, at ang dami niya pang orbs na makukuha. So instead of 3 orbs na kada labas, 6 orbs. Yeah. Times 2. Times 2. Galing ko mag-mat. Grabe. Ayun ang defense. That's the play. At dalawa pa lang yung hero na feeling ko ay pwede. Tatlo pala. Pakito, Bene, tsaka Alice. Mostly Alice. Kasi mabilis nga maglakad si Alice. At bukod sa kills na nakuha ni Ryzen, 101, tapos na pag double lane pa siya, napakayaman niya, Min. Kasama pa siya. Kasama din siya sa teamfight actually. Yung kanagandahan. One reason as to why kanina yung game number 1, kinuha din talaga ng NXP Evos yung Alice. Pero yung top lane natin. Okay. Nabate si Ryzen dito pero masyado siyang makunat. H2 makakuha ng last hit. Pero binuhos na ni H2 lahat pun. Unstoppable force. Oh no, this is bad news right now for NXP. Chakno and Ito Max with the counter go. Sabi ni Yawi, kailangan natin makakill. Thunderstrat coming in. May bawi. May bawi ang NXP pero nasa likod si KLVJ. And lamang sa trade.
ang team ng Omega. Makakakuha pa ng Outer Territory Energy Shield Gold itong si Etomax. Yeah, and nakita kasi natin doon kulang pa sa damage yung yung Eudora dito. Napakatagal nakabackup pa si KelVJ for the side of Omega. And kanina going back doon sa Alice, ikot na talaga dito yung Alice natin kasi kailangan niya mag-stack kasi mayroon 10% CD reduction din if yun ever. Yes. Every milestone. Every milestone. Oh. Dapat sa game na to, 3 minutes, ito na yung yung orb milestone ko. Pero, look at Ryzen, ang sakit na nga. Mapapabilis niya. Double lane, man. Mapapabilis niya yung 30 stacks nung passive, nung Yutz eh. 3.9K. Nung Alice. Yeah, ang bilis niya actually, considering na iniikutan din dito ng NXP Evos yung lane niya. So, it's more on talaga dito. Medyo territorial ang nagiging gameplay ni Ryzen talaga. Speaking of territorial, nako, kinukuha na ng Omega ang territory dito ni Nayawi. Meanwhile, nasa likod naman si Renegade, H2O also with Quad Shadow kill. That is the kill onto Etomax. Tatakbo na ngayon si KelDJ. A 1-for-1 exchange. 6 minutes in, sobrang yaman ni Ryzen. Eto na naman. Ito? Okay. Ang lakas, oh. Ang galing. Ang galing. Pero yeah, ang galing nga ng ginawa dito ang strategy actually ng Omega. Kita naman natin yung very effective for them. Although for NXP Evos, meron pa silang possibility actually to shut down this Alice as long as hindi nila pipilitin na patayin. Ang dami kasing moments eh. Ang pinaka problem with sa double lane, hihina yung mid laner nyo kasi na siya yung nawawala ng farm. Yeah, si Etomax yun. Oo. Pero tignan natin kasi a Forza is still a Forza and now NXP trying their best to create plays. Yawi actually kasama si Ellie Hayes trying their best para makakuha man lang ng pitas. Sinasama na nga nila si H2 ngayon. Pero kung iisipin mo, lamang pa rin ang NXP sa baba dahil nakakuha ng push naman si Renegade. So it's still an even ball game, Wolf at Chantel. Yeah, and sa NXP Evos kasi, nagiging strategy nila ngayon is nakikita nila na yung Omega parang fino-force na magkaroon ng teamfight kasi doon nga naman magkakaroon or mamamaximize yung pagkakaroon ng Alice dito ng kanilang kalaban na team. For NXP Evos, ang ginawa nila is nag-transition sila on the sides para if ever, ma-disperse kung ano man yung formation or rotation na binibigay ng Omega. Medyo delikado nga lang si Renegade dito sakit. Sa bottom lane. Aray. Ang sakit ng normal ng Alice, pre. Nagpo-proc yung Azure. Oh my God! Tuloy pa rin ang laban dito. Dash in pa rin yung DJ. Habang ngayon, sinong na-immobilize? H2O, bumalik ngayon. Pero sinamaan na naman siya ng mga spawn kill. Sabay, Jack Mamba. Ang kamandag ay nandito pa rin. Tatlo ang wala sa NXP. Sabay, may kasama pang Tore ang OMG. Nakikita natin ang momentum ng Omega. Ang ganda ng mga execution nila ngayon. At ito yung tipong pinag-farm nila si Ryzen na mabilis. Pin-last farm nila eh. Binigyan nila ng double lane nga. Ito Alice at ginagamit nila, men. Oh no. Ang sakit ni Kuya Ryzen. Hindi nila makill. Kagat na yun. Oh. Actually, nagamit na rin dito ni Ryzen yung majority ng mga skills niya. Napakaganda ng kanyang flicker. Kasi nakita natin, supposedly gusto idutunas welcome ni James. Pero nandun eh. Na-timingan. Kung kailan pwede makatakas against that ultimate of the Barats. So, If I'm not mistaken, calamity reaper na si Ryzen ngayon. Oh. Kanina ni normal niya si Renny Jane. Normal no ng Alice. Mm. Ano na, kumbaga, kulang na ang 7 Lions. Kulang na 7 Lions sa kagat. Parang ano dito si Ryzen pag naka-blood out eh. Parang rumaramba lang eh. Ikot-ikot lang siya. Pero yan, that is because may luxury siya dahil nandun yung damage niya against NXP Evos. Tapos, meron pang kailangan i-take note dito na Farsa from Etomax. Sa ano lang po eh. Ito na naman yung mga nakita natin sa RG na high risk actually ang double lane. Kasi katulad kaya sinasabi natin, biglang kakapusin ng farm yung mid laner nyo. Correct. Saka minsan, pag mali yung execution nyo, wala ring levels yung mid laner. Oo. Basically, parang season 5 to may pinanel ka na isa. Oo. Oh my gloves, delicious. Pero hindi nga mga yung kinuha niya. Pinustrag naman, pati yung purple sa kanya namin. Ito na, Ryzen na talaga. Ryzen to the equation. Grabe. Kasi imat yun.
yun eh. Tsaka may, Zen sa pangalan. Oh. Ah, kaya pala, Zen Esports. Oh, syempre. Syempre. Pero NXT Evos dito, maganda yung ginagawa nila, transitioning. Nakikita nila na sumasama na si Alice in terms of the team fight. So why not go for the split push? Although, first to react actually si Renzo Chakmu. Chakmamba, okay. Ito yung kailangan ngayon ng NXP. How can NXP come back from this, Chantel and Wolf? Para sa akin, well, kailangan nila yung mga ganong pitas, pero kailangan pa ng mga dalawa or tatlo. Yeah. Masasabi ko, hindi pa to talaga totally sa Omega. I mean, nakakita tayo ng kakaibang diskarte, di ba? Para sa Omega, pero hindi pa siya tapos. Yeah, and speaking of hindi pa tapos, actually for NXP Evos, ang pinakakailangan lang naman nila gawin dito, possible for Yawi, maging sacrificial lang dala siya just to use the Hurricane Dance at ilayo si Ryzen pagka may teamfight. Sige, okay lang, ako nakukuha ng damage, ay importante, malayo sa panganib ang aking mga kakampi. Hindi na kain yung dog mood. Hindi nakakain si Renjo, nagiging dog food, ang dami eh. Tsaka hindi naman kasi dog si... Oo nga naman. Si Barat si... T-Rex si... T-Rex si... Ang isang pwedeng gawin ng NXP magpakunat, na may naka-Regent Armor na si James, which is good. At tapos si Yawi, sakto din nag-Athena's Athena Shield. So ito yung mga kailangan nila. Ang problema talaga nila ngayon, itong si Ryzen na Finlash Farm, mga kaibigan. Ibang klase, 10 minutes in, you also have the Winter Truncheon. Oh. Hindi ka rin makapag-setup eh. Ang hirap ngayon ang buhay ng NXP. Again, may comeback potential eh. They can pick off. But the problem is, ang taas na ng power spike, 8K. Yung pera ni Ryzen, kalibel ng pera ni KLBJ. Look at this. Yeah, and kita nyo naman, item dito ni Ryzen is more on the damage talaga. Kumbaga, nowhere to go but to build damage items dito. Hindi ko na kailangan na sustain kasi gold, ano eh, funnel sa kanya lahat ng gold dito on the early part of the game. Although for NXP Evos, ang isa pa magiging crucial dito is how will they burst down Ryzen of Omega right now. Possible, again, pwede yung combo dito ni Yawi, Yelly Hayes, and even Rene J, since sila yung pang-po. Yes. Of pero makunat actually si James, hindi nila makuha. Ito na yung split-split ultimate ni Renjo. Pero ayun, nasa likod si Yawi dito. The classic Yawi setup is real. Ayun naman yung earth-earth ngayon ni James. Tingnan natin, may puncture in. Dash in, dash out para kay KLBJ. Abang si Ryzen at Lord Rowing Blood. Second skill, super stun. Dalawa ngayon, mawawala sa itong NXP. Pero may counter go naman si Rene J. Pero ayun yung injector ni Jack Mamba. 14-8. Wala si Ryzen, wala si Jack Nu. Pero tatlo sa Omega ang kukuha ng Tori na ito. Ah, Omega dito. Sakto-sakto na amoy ni Jack Nu kung saan manggagaling si Yawi. Oh. Yes, for Yawi, nakita niya doon yung possible na setup play. Kaso yung blender niya, hindi tumama. Mm. Kaya yung 1,000 pounder, walang stunning effect for the side of NXP. Evos. And yeah, nandito, Hurricane Dance, top lane, ang kunat. Ang kunat na ngayon ni Renjo. Oh, nabuhay pa! Grabe! Nabuhay pa yung ulo! Oh, ulo na lang, hindi pa... Ulo na lang, hindi pa nakuha! Buong buong series na to ang ginawa ni Renjo magpakunat. Yes! Yan ang para sa Omega. I wanna see, really, yung koning gold na nila sa ngayon. 9.5K, man. Kalibel, magkalibel sila ni KLBJ. Parang naging jungle bigla si Ryzen. Si Irene J, 7K, lamang ng isang ano. Tapos may discount pa. Okay, pero tignan natin. Sabi ng NXP, do not underestimate the heart of NXP. KLBJ is now down. Ang ganda ng pitas this time ni Yelly Hayes. Ang ganda din ang kagat ni James. Pero binato ngayon si Yawi. Tumalon si Yawi dito. Feather airstrike, kinumit na naman. Ito naman split. Umikot si Yawi palayo. Nagkaabang sina H sa gilid. Rene J sumasapak. Split. Lito Wanderer na lang. Dito Wanderer na lang, sabi ng Omega, ang atakihin natin. Oh, sabi nila, teka lang, kulang tayo dito na player from Omega. Kaya kailangan, ibahin muna natin ang sitwasyon natin laban. For NXP Evos, nakikita na natin dito yung kanilang sustained potential na pinakita ko sa kanila nung Omega Esports kanina, nung ating game number 2. Nakita nyo, napakakunat na ni James. Yung Barats dito, hindi na ganun kadaling i-burst for Omega. At I think, for Omega dito, medyo ticking time bomb kasi pag meron kang Joyed for your life. Si Joyed, mid to late game, medyo mahirap na. Not unless very fancy ang inyong setup play. Nako, na-ejector nila si James. Na-split si James dito. Dalawa na yung nakasakay sa Barat. Yawi with the 1,000 pounder. Nilabas na naman. Ganda ng person ito, Max, this time. Si Renjo nag-aabang ngayon. Kinahit ng dog food si Renjo. Renjo masyado makuna. Thunderstrat nilabas. Masyado masikip ang vicinity na to. Nagkaikot na. Linux ni Barat kay Ace dito. Ito na pagbago ng NXP. At ayun yung mga shuriken. Lord
against yung Lloyd Jumali na rin sa team fight. 2-on-3 matchup. Chakno, Chak Mamba, nag-aabang. Shurikens coming in. Quad Shadow, nag-aabang si Ito Max. Wings by wings para kay Ito Max para makalayo. Umaatake na ngayon ang NXP para sa Lloyd. Umikot si Yawi na parang Beyblade. Si Chakno ang naipit dito. Wow! Ayun na yung Immortality Pop. At ayun na rin si Reni J. The Hitman. Pinomba dito ang Omega NXP. Anong farm ng kay Ryzen? Baka NXP to. Sila ngayon nakuha ng Lord. Napakaganda ang execution mula sa NXP. The punishment. Nagmukhang maganda yung laban para sa Omega dahil ginunga doon ni Renjo muna. Pero na-isolate mga members sa Omega. Tapos may AOE damage and control ang side ng NXP. Doon nga doon sa sikip na iskinita na yun. Tapos nahiwalay pa nila doon si KelVJ. Actually, nung gumong si KelVJ sa backlines, bago pa siya makakombo na half HP muna siya dahil dun din sa burst na meron yung NXP. Tapos yung laban na kinuha niya, although na-outplay niya, nakuha siya na double kill, tori pa rin yun eh. At may damage pa rin. And more than anything else, nabuhay si H2. Kaya doon sa laban na nangyari, siya pa rin nakalamang. At ang ganda nung ginawa nung NXP. Una, si H2, ginamit niya yung quad shadow niya para doon sa, di ba may parang elbush doon sa may upper left, malapit doon sa serve. Dalawang parte nung elbush na yun na cover niya nung shadows niya. So alam niya kung nasan si Eto Max. And again, si Eto Max, nakakaw na ng Lord yan eh. Laban sa Bren, di ba? So talagang na-check nila and Reni J was in the right spot to go for the combo. Yeah, tama. Reni J, nakita natin sinabi dito ni Wolf na napakasikip. Eskinita nga ang tawag natin sa side na yun. Napakahirap ko lumaban sa isang pakito kapag ka tuloy-tuloy yung kanyang crowd control. At kung titignan kasi natin dito yung lineup ng Omega, sustain-wise, nandun sa side ng kalaban nila. So after that crowd control from Reni J, ipinitik dito ni Eli Hayes yung kanyang Thunder Strat. Kaya nagulat tayo eh. Parang bigla nawala ng, actually, binato sila ng kuryente. Tapos, nakuryente na ang Omega dito sa ating laro. Pero yeah, for NXP, Evos dito, crowd control. Oh! Double sandwich para sa kakay ni Yawi. Meanwhile, nakong inoinkit niya si Ito Max. Si Ito Max na may target dito ng side ng NXP. Habang si Naranja nandun sa batang ginit. 1-1. 45 seconds down. Both Reni J and Ito Max. Sumusugod pa rin ngayon ang NXP. Pero sino to? Si Renjo. Split. Pero hindi pwede yan, Kuya Renj. Nandito pa rin sina H2. NXP. Babaguhin nilang itinakda. Babaguhin nilang na isusulat. H2O with the fancy footwork. Sila this time ang lumalamang. Iba na ang pinapakita ng NXP Evos dito sa ating laro. Kanina nagpapagulpi sila pero ngayon Yawi! Yawi, vintage Yawi with the Hurricane Dance. Sinong main target dito? Pero wala si Yawi this time. Oh no, KelVJ magawa ng kill. But H2 with an outplay. Dalawa ngayon. 2-on-2 matchup. Naku, tinag-team. Tinali si James sa loob. Oh my glove. Are you kidding me? Two weapons! Ang kamandag! Chak Mamba! Saving OMG! Para sa laban na ito! Grabe, may bago na tayo connection! Ryzen Chak no connection! Kita niyo ba yung alley of play na yan? Sabi niya, sige, dito ka pumunta. Ibabato ko dito. Automatic. Patayin natin to. Ayun nga, for this both teams, ano na lang to eh? Chantel, sakto pa sa sinulat mo eh. Naku po, ito na naman! Ayan na naman na isusulat. Literal, 18-minute game time! Ang ganda nung ginawa doon ni Yawi. Nag-head sa play na siya, flicker, tapos Hurricane Dance, ang dami niya natak. Kaso, nasama si Ryzen! Ano, yun na yun eh. Si Ryzen, kumbaga parang may, uy, thank you, may free na talon. Yun na yung mga clutch moments ni Yawi na makikita mo, yung mga Hurricane Dance niya. Pero man, oh no, bawal siyang mapitas this time. Pero kailangan munang huminga ng dalawang kupunan. 20-16, reset. Na maghihintay tayo ngayon ng Lord. Yes, at saka sa mga nanonood din dyan, reset, upo muna kayo. Upo muna. Relax, tranquilo. Eto na yung sinasabi natin, 18 minutes, we're now into our 19 minutes. Paunahan na lang dyan si Chakno, tsaka si Yawi. Do not panic, it's organic. Yan. Pasabihan ng tito ko yun kapag nagpapanik ka na. Oo, tama. Ayos ba yun, Kuya Wolf? Mag-relax ka lang. Sabi nga ni Mara, chillax. MPL, chillax. Eto, pa magsiset up ng play mamaya si Yawi at saka si Chakno. Chakno, pasok. Pwede rin kay Yawi. Yawi, pasok.
pasok. Tayo magre-react na muna. Ako, bawal lang mag-spend ng mga winter trancho ng mga ulti dito. Bawal na talaga. Bawal na talaga. Dito na rin papasok yung mga buy and sell movements. Oo nga. Ang dalawang kupunan. Elibops na, Elibops. Pagmasdan natin yung mga battle spells, kompleto lahat. Kompleto din yung mga ultimates. Pero, ang weird nung position actually ni Yelly Hayes dito sa may bottom lane. Nakaabang siya if ever, oo, no? Doon sa... Nakaabang si Bolta. Nakaano na siya. Ayan na yung combo. Divine Glaive, tapos Genius One, tapos Holy Crystal. Ito na yun eh. The combo. The combo eh. Combo routine. Combo routine na niya ni Yelly Hayes eh. Yan, man, hindi na nagmamatter ngayon si, yung kaso gold. Kaso si Chuck na yung magche-check. No? Pati yung gold tabla, 61,700. Grabe. Ibang level to talaga. Naisusulat talaga. Naisusulat talaga. Prime time Sunday live, Sunday night live, MPL season 8. Araw-araw Sunday sa NX pag NXP at Omega. Sulit na talaga. Pero Ito ang ano dyan. Ano yan? Ang problema, sinasabi natin for NXP was ang nagiging problema na pagdating sa late game is kung paano yung kanilang decision making. Ito na naman yung ano eh, kabisadong spot ng Omega. Yeah. Yung ano, tag of war. Yung tag of war. Ihandaan nyo na sa lahat. Lord. Ihandaan nyo na lahat ng YouTube pods. Ito na. Ihandaan nyo na lahat na ng mga thumbnails nyo. Ihandaan nyo na yung mga caption ninyo na pambait. This is it. This is it. Kung manalo NXP, NXP nanalo sa Omega. Kung manalo Omega, Omega nanalo sa NXP. It's time. It's time. Ihandaan nyo na lahat ng mga comments. Ay, lahat ng memes. Balita ko, may nakaipo na sa folder. Nakasito yung mga templates na eh. May mga templates na. Handa na rin yung mga analysis. Ay, oo, yan talaga. Ayan. Handa na rin. After nito, automatic, naka-ready, push live na. Naka-push live na. Naka-push live na. After this game, humihinga ang mga fans ng Omega at mga fans ng NXP. Ibang klase. Nararamdaman ko na. Pero tuwang-tuwa pa rin ang nag-iisang Ginoong Valdez. Tama. At si Miss, si Madam A. Si Madam A. Op. Ayan, ayan. Tama. Tuwang-tuwa pa rin. Oh, ito siya. Ilang minuto na siya, Lex Chan. Si Yawi. Okay. Si Yawi. Okay. Hindi chinek to Omega. Nanatin to. Walang tao. Si Chuck. 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 Si Chu